Hi, Aki! Hi, DJ Lala. Ayan. Good evening sa'yo, love. Good evening po. Ayan. O sige, Aki, usap na tayong dalawa. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, Aki, at napatawag ka sa usapang LDR? Kwentuhan mo na ako, love. Gusto ko lang pong i-share kasi this month lang kasi talaga nangyari siya. Ayan. Ayusin lang natin yung ano ha, love. Ayusin lang natin yung signal natin. Medyo robotic ha. Apo. Magsisimula na baka fresh pa ngayong ban kasi nangyari. Okay. Siya po yung boyfriend ko simula nung 17 years ayan. Old. Dear, ganito no, dalawa lang to. It's either naka-loudspeaker ako, nakabukas yung radyo mo, or nakabukas yung Facebook Live mo. Alin doon? Ano po? Nag-e-echo po eh. Ayan. Patayin mo yung radyo. Tapos yes, kung naka, okay ayan, kung naka-Facebook Live ka, mute mo, tapos wag mo ko ila-loudspeaker para okay yung reception natin. Okay. Yes po. O, kwento. Diretso kwento. Simula po, 17 years old ako, boyfriend ko na po siya. Mm-hmm. Tapos siya, that time is 22 years old. 18 years na kami nagsasama. Okay. 11 years na kaming kasal. May dalawa kaming anak, high school and elementary. And then, nag-work po siya sa car industry. Okay. Yan ang gusto ko. Kompleto detalye. Oh, tapos? Every day, lagi siyang nasa work. Wala siyang oras sa akin. As in, wala. Kasi naiintindihan ko naman yung trabaho niya. Iniintindi ko nagtatrabaho siya para sa amin ng mga bata. Ang Monday to Friday, wala siya sa akin, nasa work siya. Sabado at Linggo, yun na lang yung araw niya para sa amin with kids. Minsan, nalabas kami, pero mas madalas, lagi niyang paalam sa akin, may client siya. Even on weekends. Pumasok sa isip ko na gagawin niya sa akin yung ganun. Ang isip ko lang laging nasa trabaho, lagi siya may ka-meeting, client, mahirap nga magbenta ng sasakyan, lalo na kung yun ang trabaho mo, kasi may quota sila. One time, Monday, this month lang, October 14, paalam siya sa akin. Morning, nagkita ko sa mga bata sa school. Sabi ko sa kanya, where you going? Sabi niya, natinabi niya. Pero naligo siya. Pag-uli ako, sabi ko, uwi ako ng bahay. Oo, Aki, huwag ka na mag-alit sa akin ha. Medyo choppy kasi hanap tayo ng magandang signal. Oo, nawawala siya eh. Mahina po kasi yung signal po namin. Pansya na po. Oo, it's okay. Tapos, ang pinaka-final nung Monday, nung October 14, ngayong buwan na to, binaliwala ko po yung naramdam ko. Tapos, Saturday, paalam siya sa akin after lunch na may akadog siya, may client siya. Okay, sige, niyagan ko siya. 1:15, tinawagan ko siya para i-check kung kumain na ba o hindi pa. Okay. And then, nung nasagot niya yung tawag ko ng 1 p.m. nitong October 16 lang, sabi niya kakaya lang siya kasama yung ka-meeting po niya. Okay, sabi ko pa sa kanya, ingat, I love you. And then, alas dos na, bigla akong kinabahan. Okay. Yung kinabahan ako, iba yung kaba ko, tinawagan ko siya, naka-11 call ako sa kanya, hindi niya sinasagot yung tawag ko. And then, wala na siyang narinig sa akin. After 1 hour, tumawag siya sa akin, hindi ako sumasagot sa kanya, pero narinig ko na nahingi siya ng sorry, hindi daw niya nasagot ang tawag ko, pero iba na po yung kutob ko. Okay. Pag-uwi niya po ng bahay, kinumpront ko po siya, sabi ko, saan ka galing? Ang sabi niya, sa client niya. Sabi ko, yun totoo, saan ka galing? Client daw. Hindi ko siya, pinilit. Pero nung gabi na, hindi ako makatulog, umiiyak ako. Hanggang inaway ko na siya kasi hindi na kaya na nararamdaman ko. Inamin niya sa akin na ang kamitin niya noong October 16 sa babae. Matagal sila. Isang taon na sila. Hindi pumasok sa isip kong naloko niya ako. Okay. Masakit noon hanggang ngayon. Hindi niya sa akin inamin kung may nangyari ba sa kanila. Ilang beses sila nagkita.
nakikipotubo na may nangyari na sa kanila kasi daon na sila nung girl. Nangako siya sa akin, hinarap niya ako sa simbahan, kasal kami, may dalawa kaming anak. Tapos gano'n yung gagawin niya sa akin. Pinagtatakpan ko siya sa magulang ko kasi ayokong bumaba yung tingin sa kanya ng magulang ko. Hindi alam ng magulang ko na may nararamdaman ko, pati yung mga bata. Kaya ako tumawag na DJ Lala kasi ano bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang patawarin? Kahit na buong mundo ko umiikot sa kanya, never ko siyang niloko, never ko siyang sinaktan. Lahat ng gusto niya, sinunod ko para sa mga anak namin. Tapos ito yung gaganti niya sa akin. Ang masakit pa nun, DJ Lala. 22 years old yung girl. And then siya, 45 years old. Yun po yung masakit sa akin. Kasi parang sampal sa akin yung update. Sa edad kong 35 years old, ipinagpalit niya ako sa 20 anos. Ngayon, na nung ganito Aki, no, himayin natin ng onte, no. I know it's painful for you to talk about, pero gusto ko lang kasi makita yung repentance from the guy, yung regret from the guy, yung feeling of being sorry on the guy's end. So tatanungin kita, nung sinabi ni guy or pinagtapat sa iyo ni guy, kasi you just went for the gut feel, eh. Yung gut feel mo yung nagbigay sa iyo ng impression that he is having an affair, eh. Wala kang nakita, wala kang narinig, hindi mo siya nahuli or anything. It's your gut feel. Ito yung sinasabi nilang woman's instinct. O, di ba? Ngayon lang ako nakarinig ng talagang for the first time in my life, woman's instinct lang talaga. Kasi hindi ka nagtingin ng phone, hindi mo siya sinundan, hindi babaeng nakasagot sa phone niya. Walang ganun, eh. But then again, just one day, kinabahan ka lang and then that's it. Nakuha mo din yung confirmation ng gut feel na meron ka. Ngayon, tatanungin ko, nung sinabi niya sa'yo about this girl, about the affair he's been having for a year now, anong pagkatapos nun? Anong sinabi niya pagkatapos nun? Did he ask you for another chance? Did he told you na this time around, puputulin ko na ang lahat sa amin, na hindi na ako makikipagkita ulit sa kanya, wala ka nang maririnig sa akin, I'll spend more time with you, anong gusto mo, walang ganon? Umingi siya ng sorry sa akin. Kasi umingi siya, lumuhod siya sa harapan ko. Nagsisisi daw siya, ba't niya daw nagawa yun? Tinanong ko siya, ipagkukulang ba ako? May mali ba sa akin? Sagot niya, wala kang pagkukulang. Ang may mali ako. I'm sorry, sabi niya sa akin. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ko sa ginawa niya sa akin. Pero dahil nga may mga anak kami, pinatawad ko siya para sa harap mga bata. Okay kami, walang problema. Pero pag ako lang, DJ Lala, mag-isa, hindi mawala sa isip ko yung ginawa niya sa akin. Panluloko, pagsisinungaling, umiiyak ako araw-araw. Simula October 14 until now, DJ Lala. Pag naalala ko yung ginawa niya sa akin, umiiyak ako sa sakit. Kasi kung kailan mag-asawa na kami at kasi kami, tsaka niya ako naloko. Samantala nung mag-boyfriend, girlfriend kami, hindi niya sa akin nagawa. So you are asking me if patatawarin mo siya or you'll let this guy go? Yes po. Kasi hindi ko na alam yung gagawin ko. Binigyan ko siya ng ultimatum. Sabi ko sa kanya, aminin mo sa akin lahat kung gano'n kayo katagal, kung may nangyari ba na sa inyo. Yun lang naman ang gusto kong malaman, eh. Sinabi niya sa akin, matagal na sila. Isang taon na daw po sila. 22 years old, ang masakit pa po, no? Anak po siya ng barkada niya. Sabi ko, ang awkward, anak ng barkada mo, pinatos mo. Halos pamangkin mo na lang. Halos anak mo na lang. Sabi ko sa kanya, sabi niya lang sa akin, sorry lahat ng kasalanan ko, magpapalit na ako ng number. Nagpalit po siya ng number. Nireset niya yung kanyang cellphone. Nahahawakan ko yung cellphone niya. Kahit kalkalin ko, wala na akong makuha, wala na akong mabasa kasi nga binran po lahat ng contact nila. Binigyan niya sa akin yung pangalan ng babae. Hinahanap ko sa Facebook, pero iba ang lumalabas. Hindi siya mukhang 22 years old. Ang akin lang naman, DJ, gusto ko lang makita yung girl. Bakit
ano bang meron siya na wala ko, bakit nagawa sa akin ng asawa ko, yung oras na para sa amin ng mga bata na ibigay pa sa kanya. Na ako, ang sabi ng husband ko, alam daw ng girl may asawa at anak siya. Alam niya pala, bakit siya pumatol sa'yo? Mm-hmm. Okay, aki ganito, no, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'll go straight to the point. Aki, I know how much you love this man. Kahit alam kong nagkamali siya sa'yo, kahit alam kong niloko ka niya, kahit alam ko na may kasalanan siya sa'yo, sobrang laki. At hindi yun basta-basta mabubura ng iisang sorry niya. Alam ko how much you love the father of your kids. I know how much you love the husband you married years ago. The one you planned your whole life with. I know how much you love this person. So I'm not gonna ask you to give him up. I know na overrated, gas-gas, pero maybe this one deserves a second chance. Tinanong kita, or ikaw na mismo nagsabi, I didn't even needed to ask you that. Sabi mo naman na this was the first offense he ever made sa whole duration ng relationship ninyong dalawa. I'm not saying na this is petty, I'm not promising you that this will be the last, but it can be kung bibigyan mo siya ng chance. I know na yung forgiveness mahirap pang kunin sa ngayon. It will take time. It will surely take time. It will take a lot of effort from his end to gain your trust back para mapagtiwalaan mo siyang muli. Pero it's not impossible. It's gonna be difficult. It's gonna be a long road. But it's not impossible. That's why I want you to give him a second chance. Not just for you, Aki, but for your kids as well. This is a family you built years ago. Don't let a woman ruin it. Don't let that girl, not even half a woman as you, ruin your family. You are the mother of your kids. You are the wife. You fight for your family. You keep it together. Kapag medyo crumbling down, kapag medyo weak ang husband mo, you be stronger. Ikaw mismo ang magiging glue that holds your family together. This time around, you are not just fighting for your right as a wife, for your right as a partner, for your right as a lover. You're fighting for your right as a mother of your kids. You are fighting for them as well. So keep your husband. Keep their father in. I know na mahirap nga talagang kalimutan lahat na nangyari. May mga times pa talaga na maiisip mo yan. Mabubwisit ka sa kanya. You don't even wanna see him. Gusto mo siyang sapakin. Gusto mo siyang sampalin. But he just needs to take it all in muna. For now. Sabihin mo sa kanyang ganyan na there will be moments I'll be mad at you for no reason at all. Just because of what you did. Dahil sa ginawa mo, I will do it. Dahil sa ginawa mo, there will be times I'll have my mood. Are you up for it? Kasi gusto ko. Gusto kong ituloy. Gusto kong subukan. Gusto kong itry kalimutan lahat. But I'm telling you, there will be days na mararamdaman ko yun. And I want you to be ready for it. I want you to understand me gaya ng pag-iintinding gagawin ko ngayon. And while you are on it, Aki, let me tell you now, there's nothing wrong with you. Ako na mismo magsasabi, I know sinabi din to sa'yo ng asawa mo, but let me reiterate it for you. Walang mali sa'yo, dear. Walang kulang sa'yo. Hindi ikaw yung may kasalanan nito. You were enough. Sometimes you were even more than enough for him. Meron lang siyang weak moments at nadali lang siya ng weak moments niya. But this is not about you. Hindi to dahil sa'yo. Hindi to dahil tinulak mo siyang maging ganun. It's not about you, dear. Huwag mo yan ilagay sa balikat mo. Two, you don't need to see that girl. Spare your heart from it. Kasi anong mangyayari kapag nakita mo yung girl? Matitempt kang i-message siya. Matitempt kang sabihan siya na yung anak nyo nakikipagrelasyon sa asawa ng may asawa. It's gonna be a huge commotion, eksena, at yung magsasuffer ay yung family ninyo. Dahil magsasuffer yung job ng asawa mo, he'll be depressed about it. He'll change. You don't want him to change, Aki. Hindi mo siya gugustuhin ma-depress because of it. Hindi mo siya gugustuhin masira because of it, because that will change a man into someone you don't even wanna know.
I've seen it before. Naging masyadong, sabihin natin, hostile yung babae. Naging masyadong palaban yung babae. So what she did, ginawa niya, pinoblicize niya or ginawa niyang public yung storya na yon. Trinamp niya yung personality ng sarili niyang asawa no matter how sorry her husband was for whatever it is na ginawa ng husband niya sa kanya. It ruined his husband. Instead na ayusin yung pamilya, it broke the family apart even more so. Because the father is no longer there. He was half a man after it. So don't do it to your own family. Get a lesson from that girl and don't do it sa sarili mo at sa pamilya mo. Gets mo ko? Hayaan mo na siya. Sabi ko nga sa'yo, yung the way ko siyang i-describe sa'yo, Aki, she is never or she will never be half a woman as you are. So you don't need to prove anything to her. You don't even need to compare yourself to her. You don't even need to look at her at tignan yung sarili mo kasi incomparable kayo. Hindi kayo magka-level. Wala kayo sa same bracket. She's a homewrecker. You're a homemaker. Gets mo ko, Aki? Yes po, ginala. Pero oh, you are better kasi pag naalala ko yung ginawa niya sa akin, napakasakit. I know. It's fresh eh, Aki. That's inevitable. I know na masasaktan ka. I know na you are in pain. Sabi ko nga sa'yo, nare-recognize ko yun. But then again, that's something you have to go through. Kailangan mo sabihin sa sarili mo na this is going to be a one-time pain. But I won't let this one ruin my family. Kung hahayaan ko yung babaeng yung sirain yung pamilya ko, kung hahayaan ko yung babaeng yun mamagitan sa relasyon namin ng asawa ko, then hinayaan ko siyang manalo. Naalala ko, I know na I shouldn't be telling this to you because this is the same vow na brinake ng husband mo. But then again, let me remind you of it. Through sickness and health, sa kahit anong mangyari, tagalugin na lang natin. Sa kahit anong dilubyo dumating sa relationship ninyo, sa hirap at saya, sa tawa at luha, magsasama kayo pang habang buhay. That's the same vow you made dun sa altar. So I want you to keep it. Kung ginawa niyang sirain yon, then wag ikaw. Don't be like him. Gets mo ko? Yes, DJ Lala. Ngayon, Aki, I want you to rest your heart. Alam mo yon na what's done is done eh. Whatever it is na naiisip mo, kung ano man tong nararamdaman mo, it can never change anything. It already happened eh. I wish we can turn back time so that naagapan mo sila para hindi sila umabot ng taon. I wish we can do that, but we can't eh. Hindi natin siya magagawa eh. So what we can do now is accept that it did happen and then just try to communicate more with your husband. I'm not telling you na magpaka-plastic ka to forget everything na nangyari all at once in an instant kasi that will never happen, that's impossible, and that's plastic. Kung magagalit ka sa kanya. Kung mainis ka sa kanya, maiinis ka sa kanya. Pero lagi mong ilagay sa isipan mo at the end of the day, I won't let this certain event in my life ruin the family I've worked hard for. I've spent my years with. I don't wanna let it go to waste just because of this mistake. Alam kong nagkamali siya ng malaki sa'yo, Aki, but I'm trying to tell you, open your heart. For another chance. Hindi lang basta-basta para sa partner mo, hindi lang basta para sa asawa mo, but for the father of your kids. Let him back in. Let him redeem himself. Hayaan mong i-earn back niya yung tiwala mo sa kanya. Let him work hard for it. All I'm asking you, Aki, is just let him do it. Let him win you back. Don't close your door sa kanya. Don't give up on him. It was a mistake. Let it be a mistake. Ipakita mo sa kanya na you are a bigger person.
you are forgiving, you are loving because you are the wife. At kung ano yung pinagsama ng altar or pinagsama sa ilalim ng kapangyarihan ng simbahan at sa mata ng batas ay hindi kailanman mapaghihiwalay ng sinuman. Yun yung linya sa kasal. So stand by it. Gets mo ko, Aki? Yes po, DJ. I know na may mga times pa na hindi magiging maganda yung pakiramdam mo, but that's just normal, Aki. Just let him or let him know, just tell him na I just want you to understand there will be moments. May mga moments na hindi kita maintindihan, may mga moments na bigla ako maghihigpit, may mga moments na magiging praning ako, may mga moments na baka hindi mo ako maintindihan but ganun yung ugali ko, ayaw kitang payagan. I'm not saying na I'm gonna be like that. It's just that for the next few weeks, months, dahil fresh pa to sa puso ko and I'm trying to forgive you, I'm trying to trust you again, let me be that paranoid person muna. I don't wanna be like this. But then again, you pushed me, forced me into this persona I don't even wanna be in. So, I need your understanding while I'm on the process ng paghihilom ng sarili ko. Just open your communication to your husband. Mag-usap kayong dalawa. And I'm telling you, Aki, kapag nakalagpas kayong dalawa dito, kapag nagawa nyong mapagtagumpayan ito, Aki, there's no storm na hindi nyo kakayanin dalawa. Your bond will be stronger than ever. Your love will grow bigger and bigger. Dahil nalagpasan nyo to. Okay ba yon? Yes po, DJ Lala. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, Aki. Kung meron kang mensahe dito sa haligi ng tahanan ninyo, sa lalaking pinakasalan mo, sa lalaking tinagnan mo sa mata nung ikay sumusumpa sa altar at sinabi mo sa kanyang, I'll be your wife till death do us part. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? Ano sabi ko sa kanya? Mahal na mahal kita. Gagawin ko yung para sa mga anak ko kung kinakailangan bigyan ka ng chance kahit mahirap. Gagawin ko para sa mga bata. Sana lang yung mga pangako mo sa akin, eh, hindi mo na ako uli sasaktan, gawin mo. At yung pangako mo sa akin sa harap ng altar na nagpapasalamat ka sa kanya, na binigay ako sa'yo, sana gawin mo lahat yun, alang-alang sa mga bata. Uulitin ko sa'yo, mahal na mahal kita. Kahit na sobrang sakit ang ginawa mo sa akin, hindi ako makaget over hanggang ngayon. Pero lagi ko sinasabi sa'yo na I love you so much. Pero laging sa dulo nun sinasabi ko sa'yo, bakit? Bakit ko kailangan danasin to? Bakit kailangan ko maramdaman to? Bakit ko kailangan maramdaman yung gantong sakit na sobrang mahal na mahal kita? Sana ganun ka rin. Kasi hindi ko sinira yung tiwalang binigay mo sa akin. Buong buhay ko, mundo ko, sa'yo lang umiikot. Humingi ka sa akin ng anak, binigay ko. Tapos ngayon, plano natin uling magsundan yung bunso para maging tatlo na yung anak natin. Tapos bigla ito ang mangyayari. Pero ano mangyari? Sige, susubukan kong kumapit para sa mga bata. Ibigyan ka na ng isang pagkakataon kasi mahal na mahal kita. Yun lang po, DJ Lala. Alam ko, Aki, maraming magsasabi sa'yo ng mga linyang katulad ng sinasabi dito sa Facebook Live na once a cheater, always a cheater, nagawa niya na before, gagawin niya yan ulit. I know na marami kang maririnig na ganyan, Aki, once na may nakaalam nung nangyari. But then again, I'm telling you, I have faith. I have faith not just in you, I have faith in him that he can change. You have a good family, you have a blessed family, you are a wonderful wife.
I know he learned his lessons the moment na bumaba siya sa paa niya at lumuhod siya sa harapan mo just to ask for forgiveness. I know na knowledgeable siya ng malaking bagay na he is about to lose because of that mistake he made. And I have faith in him that he will never do it again. I want you to have faith in your marriage. There are a lot of couples today na kung maghiwalay eh parang wala lang. But yours is different. Everybody's story is different. Yours can come back from this. Pwede kayong bumawi sa ganitong kwento. Pwede kayong maging malakas after ng kwentong to. You have that potential. So I just want you to look at your husband and just remember yung love. Set aside mo muna yung hate. Forget mo muna yung ginawa niyang masama sa'yo. Though I know it's hard, but again, it's not impossible. I just want you to concentrate on the love. Choose to love each other day, every single day. Marami kang maririnig, marami kang matutunghayan, marami kang mga kwentong maia-associate nyo sa kwento nyo. But then again, tandaan mo, every story is unique. Yours can be unique. Gets mo ko, Aki? Yes, DJ Lala. Have faith in yourself. You can come back from this one. You can hold your family together. Sabi ko nga sa'yo na sometimes, kung ang lalaki ay may weak side, ang husband ay may mga weak moments, the wife can do it. The wife can hold the family together. The wife and the mother is like a glue that holds the whole family together. Be that glue. Itong mga moment na to, that glue is being tested. So you work on it, okay? It's gonna be a long process, but you'll get there. Just take it slow and just communicate all throughout, okay? Maraming salamat, Aki, and I hope nothing but the best for your family. You deserve it, Aki. You deserve a whole family. Thank you so much po, DJ. Maraming salamat, Aki. Ingat ka. Sa mga asawa, that's a wife. That's a wonderful wife. Crying on air because his husband had an affair. Hindi ba kayo naaawa kapag nakakarinig kayo ng isang babaeng nagtitiwala? O diba? Nagmamahal ng lubos. Gini-give up yung sarili niyang career. Pinagpapaliban yung sarili niyang pangarap. Just because of one thing. She wanted to be a good mother. She wanted to fulfill her role as a wife. That's why she agreed na dun lang siya sa bahay habang ikaw nagtatrabaho. She put all her faith in you. Ibinigay niya yung buhay niya sa'yo ng literal. She never asked for anything in return. Gusto niya lang safely kang makauwi sa bahay. Kainin mo yung hinanda niyang pagkain. Sleep beside her. Spend the weekends with her. Go to the mall with her and the kids. That's all she's asking for. Boarding life, that's what you signed up for. Diba? Nung pumasok ka sa pag-aasawa, that's exactly what you signed up for. That person gave up her life for you. Pinag-aral siya ng mga magulang niya, hindi at nandun siya sa bahay. Just to wait for you until you got back from work. Para may mag-alaga sa iyo, para may mag-alaga sa mga anak mo, para may humabol sa anak mo habang naglalaro sila. That's a wife crying on air, people. That's a wonderful woman. Hurt and in pain just because you cannot keep your hands to yourself. 'Di ba? Hindi mo ma-keep si Junior into your pants. Why? Why would you risk losing a family over an affair like that? Diba? Why would you risk losing a family, a wonderful one, just for a piece of flesh? Gabisyo, nakukuha mo naman yun sa asawa mo eh. Diba? Hindi naman to buffet na pwede mong tikman lahat ng putahe. No. Plated to, kabisyo. Kung ano hinain sa'yo, yun yung kainin mo. Huwag kang nakikikain ng mga pagkain ng iba. Hindi to buffet. Keep your hands to yourself, mister. And keep your zippers closed. So that you can keep your family together. All I'm saying is,
bigyan nyo naman ng importansya yung mga babaeng naghihintay sa inyo sa bahay. Naghahanda ng pagkain ninyo every morning, naglalaban ng pantalon ninyo. Just imagine, yung pantalon at yung t-shirt na ginamit mo nung nakikipagsiping ka sa iba, nilalaban ng asawa mo ng kamay just because gusto niyang i-ensure na wala yang mancha, na hindi yan mabaho, na mabango yan. Just imagine yung ipinanghahalik mo sa wife mong pagod na pagod dahil nagluto ng dinner mo habang nag-aalaga ng mga batang tulog na ngayon. Pinaliguan sila, pinaglaro sila sa park. Yung labi mo na hinalik mo sa iba, hinalik mo sa pawis niyang noo, kakatrabaho para sa inyo. Hindi ka ba nakokonsensya? Hindi ka ba inuusig ng konsensya mo? Ganyan ba katigas yung puso mo? I just hope, maisip naman ninyo, ang daming gine-give up ng mga asawa nyo para sa inyo. Lalo na kapag inask nyo sila to be a housewife. Ang dami nilang gine-give up just to become your wife. Just to become the mother of your kids. So pay respect. Kung hindi mo siya ma-appreciate, respetuhin mo na lang bilang isang babae. If you don't wanna be in that relationship anymore, just move out. Huwag mo na siyang saktan. She doesn't deserve it. Minsan yung kakatihan ninyo hindi na namin naiintindihan. Ilan ba kailangan ng katawan ninyo para masatisfy kayo when it comes to sex? Ilan yung kailangan? Ilan ang kaya? Diba? Stop it. Guys, stop it. Huwag nyong gawing mababa yung sarili ninyo. Alam nyo ba na every time nakakarinig ako ng mga linyahang lalaki lang ako, ang baba ng tingin ko sa lalaki? Kasi wala silang control? If you cannot even control yourself, then how can you ensure that you can control this family? Paano mo sasabihin sa akin na ikaw dapat yung may authority sa pamilyang to kung yung sarili mong katawan hindi mo makontrol? Kaya whenever you tell your wife, your girlfriend na I'm sorry, lalaki lang ako, think about it twice. It's a sign of weakness, kuya. Not a sign of strength. Not even a sign of something that you can brag about. It's a weakness and it's disgusting. So stop it.